Para mas klaro lamang ang ating pag-uusap, ikwento mo sa amin, ano ba talaga ang nangyari? When was this, first of all? 2 weeks ago. Okay. I was denied when I went to Valkyrie because they said that... Ito yung first time? Yes. Okay. Bawal yung cross-dresser. Hindi po kami nakapapasok ng cross-dresser, so hindi po ako pinapasok. Sinong nagsabi nun? The bouncer. Exact date? June 12. Okay, alright. Independence Day? Yes. So, Friday, June 12. Yes. I went out to have fun. And then yon. So when the bouncer told me that bawal ang cross-dresser, so I presented my female ID. And then, pinakita ko yung female ID. Paano ka nagkaroon ng female ID? Yan ang tanong ng lahat. In California kasi, they're very accepting. So, if you want to change your gender, you just need to submit... Your gender marker, in other words. Yes, you just need to submit a requirement from a doctor, and that's what I did. Ano yung requirement na yun? It's a certification from a doctor saying that you're eligible for a gender marker female. Okay, so ipinakita mo ang ID mo, and then, bouncer, receptionist? Bouncer, yung mga nakapasok sa gate. Alright, anong sabi nila? And then, after that, pinapasok naman po ako. So, pagpasok sa akin, nakinga ako ng malalim, and then I saw another friend behind me na hindi nakapasok, and her name is Trixie Maristella. Si Trixie, na ating na-interview exactly. For the Trixie Maristella. Ito si Miss Manila. Right. Sa iyong pagkakaalam, ang kwento po dito, mga kaibigan, wala doon sa ating VTR, si Trixie ay pumasok kasama ang kanyang boyfriend. She was humiliated, napahiya, she was embarrassed. Sinabihan din siya na bawal ang cross-dressers, at saka hiningan din yata siya ng ID. Wala pero naglabas siya ng ID, but it's male. Because, mga kaibigan, wala ho tayong gender recognition laws dito sa Pilipinas. Balikan ko yung that's a kwento. Anong level of humiliation bang inabot nitong si Trixie? No, but napahiya daw talaga siya kasi kasama ang boyfriend ng kanyang kapatid. Masakit ba sa tenga yung mga pinagsasabi hindi. Sa kanya? Masabihan ka, Chrissy, halimbawa, nabawal ang cross-dresser and she is not even a cross-dresser. Trixie is a trans woman at hindi siya pinapasok katulad ni Veejay. So she must have been very embarrassed. Marami ang tao, kasama niya ang kanyang pamilya. Okay. Veejay, I have to ask this kasi marami ngayon ang magtatanong, paano nakakuha si Veejay ng California ID? Are you now a resident? I'm not a resident yet. I'm an international student in California finishing my master's in fashion design. In fashion design. What school? Academy of Art University. Oh, okay. So nandun na tayo sa una, nakapasok ka. Mm-hmm. And then may pangalawang pagkakataon. Yeah, and then last Saturday, I was invited by Kay Morales because it was her birthday in Pool Palace. It's a different bar, it's a different club, but same owners. And same thing happened. But this one is a little more humiliating kasi after presenting my ID, the bouncer told me, hindi, lalaki pa din yan. So I felt embarrassed because it was really embarrassing. And so automatic na yun. I was discriminated. It was not embarrassment. It was a form of discrimination. Paano ka nakapasok dun sa pool sa palace pool? How do you call that? Pool Palace Club. Pool Palace Club. Yeah, right. I was able to get in because there was a woman who acknowledged my female ID. And then she said, look at this. It's female. So come on, ma'am. I'm sorry. You can now get in. So kasamahan ito sa Valkyrie? Yes. Yung bouncer or receptionist? Okay. Yes. Na nagsabing lalaki pa rin yun. Okay, si bouncer. Okay. Heterosexual male. I think he's straight, yeah. Oh, straight. Ganun. Okay. Oh, tanong ko na lang ah. The first experience was not a positive experience. Mm-hmm. Why did you go back? Because it was my friend's birthday and I just want to get in because I want to party. And or you want to make be a there. Message? May stand ba yan? Or wala yun sa utak mo? Wala eh. Yung parang, I mean, I want to party. I deserve to be there because I'm a person. Why would you refuse me to get inside? And it is also a right. Exactly. Ano yung naramdaman yung after the second experience? Parang, what did you feel? Nakakapanghina, Tito Boy. Kasi, you talk to your mom about it. Nakakapanghina, Tito Boy. Kasi tao, okay. Kumaga parang, bakit ka pagbabawalan pumasok sa isang birthday party that you were personally invited dahil transgender ka. Okay. Are you gay? Pinagdaanan mo yan? Mga maiinit na balita ng bayan. Mga pinag-uusapang pangalan at lahat ng dapat inyong malaman. Sa loob ng 15 minutes, this is Aquino and Abunda Tonight.